naging best yung babae, pagbigay ng 2 million sa idol ninyo, alam nyo kung ano nangyari? Ayun, umuwi na si Miss L sa Manila. Umuwi na, lumuwas na. Naiwan si idol ninyo. Hinahanap ni Miss L, kumusta na? Okay ba? Nako. Sabi, ay nako, madam, unang bola pa lang, ha? Taob na ang bangka. Talo tayo. Meron mo, sa isang iglap lang, wala lang 2 million mo. Our beloved! Boss Mike! Boss Mike! Severa! What's up, tropa peeps? Ganun eh, no? What's up, tropa peeps? Tapos medyo lubog yung mukha ng ganito. Kaya lang, hindi ko magaya yung mukha eh. Ha? Tulad na sinabi ko sa inyo, walang pinipili ang idol ninyo. Ha? Kahit gano'ng kakalapit sa kanya, pag trip niya, iskamin ka, iiskamin ka. Kahit na ninang pa yan, ha? Ninang pa niya yan, ha? Ninang niya at relative ng partner niya. Nakuha niya biktimahin. Itong ninang ay inalok ng negosyo. Ha? Alam niyo kung ano yung negosyo? Mga wedding. Mag-o-operate daw sila ng wedding. Mayabang, di ba? Lagi nyo na sinasabi na, ay, kaya ko yan. Alam mo ba na dati ako nagpapatakbo niyan? Ako nagbobola ng mga ganyan? Paniwala naman ang Nina. Kasalanan din naman na itong si Nina. Bakit na pumatol-patol dun sa ganung mga negosyo? Alam na bawal. Di ba? Sa ako ha, sabi ko naman sa inyo, kapag ka mali, mali. Pero ikukwento pa rin natin kung paano niya binudol. Alam niya ginawa, tara Nina, punta tayo ng Laguna. Papakilala ko sa iyo yung mga partner ko doon. Alam niyo na yung mga ganyan, mga props niya na, pagdating ko dyan, boss ako dyan. Ganyan yung nangyari. Pagpunta nila ng Laguna, dahil syempre, may investor yan. May investor sa wedding. Alam niyo naman, pagka wedding, big time yan. Big time yan. Kaya lang, illegal yan. Hindi natin dapat na ginagawa yan. Ngayon, nung nando doon sa Laguna, aba, saluduhan yung mga tao. Opo, yes sir, boss, amo, manager, galing. Siyempre, bilib na bilib yung investor na okay na, di ba? Pagbalik ng Manila, ng ninang, nakapagbayad kagad ng deposito para makapag-umpisa yung negosyo ng 3 million pesos. Wow! Grabe ha, 3 million, gano'n lang, ting! 3 million na agad. Nung nakuha niya yun, alam niyo ba na, na hindi niya maumpisa-umpisahan yung negosyo kasi wala naman talaga. Ang trip niya lang ay talagang budulin yung ninang niya. Pagkaraan ng ng mga ilang araw, naambos yung isang partner sa wedding sa bandang south, dinataranta si Colaro. Hindi niya alam kung paano nga i-explain. Pero magaling talaga at mabilis mag-isip ha? Kung ano yung idadahilan niya. Alam niyo sabi, okay lang yan, ninang. May namang SPL eh. Hindi naman maapektuhan niya. Kahit alam niya naman na apektado ang operasyon ng ganyang mga illegal na pagsusugal, sige pa rin. Ano pa rin siya na, okay lang yan, ninang. Kaya natin yan. Ganyan, pampalakas loob. Bakit? Kailangan mahuwa ang pera. So, syempre, alam niyo, pagka kayo gahaman sa ganyan, yan ang napapala eh. Pagka masyado kayong greedy, gusto niyo kumita kagad ng pang! Ganon. Yan ang madalas maloko. Yung mga gusto biglang kumita ng malaki. Ha? Walang ganon.
Pinaghihirapan niyan. Kaya kayo naloloko eh. Dahil gusto niyo, biglang pang! O, pera agad. O, ano na pala niyo? Eh, di wala. Yung pang, diba? Nagtataka bakit? Kinukuha at wini-withdraw agad. Oh, no! Ang palusot niya eh. Kasi may nawala sa akin na nalugi ako sa wedding. Binabawi ko lang, etcetera, etcetera, etcetera. Mga mahikang pananalita ng idol ninyo. Sinitary naman eh, sinisita siya ng partner niya. Ha? Kung bakit ganun yung ginagawa niya. Bakit niloloko mo yung relatives ko yan eh. Bakit niloloko mo? Bakit yung ginagawa mo? So, sa dami ng dahilan ng idol ninyo, kaya niyang paikutin yung partner niya eh. Paikot-ikot lang, ikot-ikot. Oh, ganon. Para hindi mahalata at mapaniwala ang ninang niya na totoo at matutuloy hindi apektado yung kanilang operasyon. Alam niyo kung anong ginawa? Kahit hindi kaano-ano at kahit hindi kilala si idol ninyo, pumunta sa burol na ambus. Dahil sa pagpunta niya naman dun sa burol, ha? Dun niya nakilala si idol A. Ayan na lang, huwag mo natin banggitin yung pangalan. Ayan yung mga mababagsik dyan sa South. Kilala yung mga yan. Dahil na kilala niya, yun. Dahil nga may mga poker room doon, doon na nag-stay yung idol ninyo. Kaka-stay niya doon sa South. Naubos yung pera na binigay ng ninang niya. Oh no! Ang tindi talaga ng idol ninyo. Ubos ang 3 million. Nagkautang pa siya ng 2 million na dun sa big cutting taga-South na yan, ha? Si Mr. A. Siyempre, huwag kang loloko-loko. Kasi kapag ka loloko-loko ka kay Mr. A, yari ka. Oh, no! Naman, siyempre, si Mr. A. Gusto niyang mabawi yung utak ni idol ninyo. Kaya gumawa ng paraan. Nag-iyan ng dinner sa bahay kung saan nakatira si idol ninyo. Ang sistem. Binudol niya na naman yung partner niya. Doon sa partner niya, pera muna dyan ng 20,000. Bumili muna kayo ng mga pagkain. May bisita tayong senador, secretary, mga ganun. Mga sino-sinong mga binabanggit na mga posesyon. Ngayon, tinatanong, bakit hindi ka mag-ATM? Sagot, na-over na eh. Hindi na ako maka-withdraw. Pero, ang totoo, wala nang laman ng ATM. Siyempre, natarong pa naman yung partner. Bumili ng mga pagkain. Dumating si Mr. A sa bahay. Ngayon, alam ko na yung bahay ko. Yari ka sa akin kapag lolo ko loko ka. Ganun ang nangyari. Alam nyo ba, sa tuwing tatawagan, tatawagan or mag-text si Mr. A sa kanya, gamunggo gamalis ang pumapatak na pawis sa kanya. Takot na takot yung idol ninyo. Ito naman yung mga sumunod na pangyayari. One time na biglang dumating si Mr. A sa hotel na nandoon sa power room sa idol ninyo, biglang karipas ng takbo. Hindi nagpapakita yung idol nyo. Bakit? Umiikot ang puwede, lalo na kapag tinatawagan siya. Ganyan, sobrang takot at duwag ng idol ninyo. Yung hinahanap na ng ninang niya yung puhunan. Ang lagi niya sinasabi na ibigay niya na daw yung pants sa kung kanin-kaninong mga partner, ganyan. Dahil parang gusto nang mabawi ng ninang niya yung pera. Ang ginawa niya, naghanap na naman na pwedeng madiskartihan. Yun, nakilala niya naman yung isang babae, bata pa rin, mga siguro mga late 30s, ganyan. Si Miss L.
Nadali lang naman ang idol niya. Para lalong mapaniwala niya si Miss L, ha, sinama niya uli sa SARP. Nagawa pa niya na pagtagpuin si Mr. A, ha, si Miss L, sa isang restaurant. Eh syempre, paniwala yung si Miss L. Dahil, bakit? Eh syempre, nakita niya mismo si Mr. A. Oh, wow, eto na nga yun, totoo nga. Ah. Eh di nag-invest yung babae. Ha? Pagbigay ng 2 million, hindi nyo lang usapan, 2 million sa idol ninyo. Alam mo ano nangyari? Ayun, umuwi na si Miss L sa Manila. Umuwi na, lumuwas na. Naiwan si idol ninyo. Hinahanap ni ano, Michelle, kumusta na? Okay ba? Nako. Sabi, madam, unang bola pa lang, taob na ang bangka, talo tayo. Pero sa isang iglap lang, wala lang 2 million mo. Galit na galit ngayon si Miss L. Nagsumbong doon sa boyfriend. Ngayon, pinagbantaan yung idol ninyo. Pag hindi ka umayos at hindi mo pinalik, ganon. Dinetret ngayon yung idol ninyo. Karipas. O, takbo. Pumunta na. Bicol. Yun. Doon muna tumira sa kanyang alalay driver. Habang nando doon at piling nagbabakasyon yung idol ninyo, maraming pagkain doon. Masarap doon yung ginataang tulingan. Ito ang nakakatuwa. Sa itsura niyang yun. Pero inyo, allergy pala sa tulingan yung idol ninyo. Pwede namaga yung mukha ng idol ninyo. Try niyo, pakainin. Okay, yung mga supporter. Yung mga nagmamahal at sumusuport at lumalaban hanggang dulo. Ikaw, Makmak. At saka ikaw, Jojo de Guzman. Dalan niyo ng tulingan yung idol ninyo. Para mapatunayan yung totoo yung sinasabi ko, sabihin nyo, sinungaling ako. Pag hindi na magayong mukha niyan. Hiniritan pa ulit ng another 2 million. Oh, syempre, no! Yung ninang dahil nahook na, gusto ko mabawi yung pera ko eh. Poker naman. Natuloy. Dilibre yung idol ninyo sa pagsusugal. Dahil libre sa pagsusugal, hanggang pati puhunan, naisugal niya na. Dahil sa inis ng partner niya, kung anong palusot yung ginagawa, inis na inis na, dahil nape-pressure na rin siguro, dahil sa ninang nila, alam yung ginawa, o yung binuhusan ng kape. Sa harap ng maraming tao, ayun, napaya yung idol ninyo. Nag-stay ng halos isang buwan. yung bill ng kanyang pag-i-stay doon, chinacharge ngayon doon sa negosyo na pasugalan. Hindi pumayag yung partner. Okay, walang pambayad yung idol ninyo. Di gumawa na naman ng paraan. Alam nyo kung ano ginawa? Ibinalot yung mga damit. Tapos, nag-ala ninja. Di na nila makita ngayon, binibill ngayon dun sa may negosyong pasugalan. 8 million nadali na retirement pinamag-asawang matanda. Ha? Dinali mo. Tagal-tagal na panahon na yan inipon nila. Na yan umaasa sila na kahit papano na pagdating ng araw meron silang dudukutin sa tagal-tagal nila sa pagtatrabaho. Tapos, ganun lang ginawa ng idol ninyo. Kayo, mag-isip kayo. Sabi ko nga, yung malalapit nga sa kanya, binubudol niya. Sino kayo? Para hindi mabudol. Maraming salamat sa pagtutok at pagsubaybay tuwing gabi. Sa kapupulutan ng aral. Ito yung ginagawa natin para, alam nyo, maging halimbawa na kapag ka meron kayong mga ganitong pagkakataon na ma-encounter, alam nyo na kung ano yung gagawin ninyo, di ba? Yun lang po yun. Pero natutuwa ako at na-inspire ako lalo dahil alam nyo, kahit hindi natin hinihingi na subscribe, nandiyan dyan po kayong lahat. Dahil dyan, patuloy tayong magpapasaya tuwing gabi. Nang sa ganon, sulit
yung inyong pagsubaybay. Our beloved Boss Mike! Boss Mike! Boss Mike!